Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito ng Mitsubishi L300 Versa van. Yan, bali guys, ang ginagawa namin dito, pinapagana namin lahat ng mga ilaw. Yan, ni-request ng may-ari na palakasin yung mga ilaw niya. Kasi nga, medyo ayaw tanggapin ng LTO kasi malalabo raw yung mga ilaw niya. Yan, tapos guys, gagawin namin yung mga ilaw pati sa likod. Papalitan namin guys yung tail light kasi medyo nabulok na guys ito. Yan, ito guys yung mga ilaw sa likod. Yan. Replacement na rin to guys. Kaya medyo lumabo na guys yung mga ilaw niya. Yan. Yan, tapos ito guys yung nag-paint na. Yan, sobrang dumi na rin guys. Yan. Bali guys, ang ginagawa pa namin dito, nire-restore namin itong dashboard niya o yung panel case niya. Yan, ito guys yung loob, sobrang dumi. Yan, ito guys, nire-restore natin. Tapos ito guys yung salamin niya o yung plastic, yan, puro mancha na. Yan, bali ang discarded dyan guys, ito guys ang ginagamit ko, brake fluid. Yan, brake fluid guys, yan ang ikukuskus natin dito. Yan, para matanggal yung mga mancha. Yan. Tapos depende rin sa may-ari, kung gusto niyo mas makintab pa, pwede nating ipapapping to. Yan. Pero ito guys, konti lang naman yung mancha niya, kaya pwede na yan. Madadala ng madadala ng brake fluid. Yan. Bali guys, ito yung sila sir, galing pa ng sir, saan kay galing sir? Malaki sa Imus. Imus Cavite yan si sir, tapos si ma'am yan kasama. Sir, shout out kay sir. 1995. Oh, bali guys, ito Versa van 1995 model. Yan, napakakinis guys. Kitang-kita naman, kasi ito guys, pinalitan na rin ang screen niya. Yan, pang-modelo na. Pang-Europort sir, no. Pang-Europort yung ano mo. Yan. Bali sir, baka may sa-shoutout kayo, may babatiin ka. Mga kaibigan mo, sir. Ayan, ito si ma'am. Ikaw ma'am, baka yung mga kumare, pwede yung patiin. Sule, pagbiyahe rito. Ayan, sila sir at saka si ma'am. Yan, bali ito guys. Yan. Ito guys, kapag magre-restore kayo na itong dashboard. Yan, ito guys, iingatan nyo yung fuel gauge. Yan, ito guys, iingatan nyo yan. Itong apat na to, kailangan na sakto-sakto lang ang pagluwag nyo. Bali, number 7 na liabe. Tapos kapag binalik nyo, kailangan dahan-dahan lang guys. Kasi kapag nasira to, ito guys yung nasa baba na to. Yan, ignition yung guys. Kapag nasira yan, konektado yan dito. Yan, pupunta siya sa temperature gauge. Yan, kapag nasira yan guys, ito. Kapag nasira to guys, yung fuel gauge, ay yung temperature gauge yung guys. Wala na, magkakaproblema na yan. Kasi nga, sira na itong ignition papunta rito. Yan, bali ignition yung guys ng temperature gauge. Yan, kaya sa mga nagtatanong sa akin, nagtatanong sila, bakit ito, pag on pa lang susi, bibilang sila ng mga 5 minutes. Ito guys, sumasagad na ito rito. Yan, sumasagad na siya. Hindi nag-normal. Tapos itong fuel gauge niya guys, hindi na rin normal. Yan, hindi na rin normal. Minsan nandito, minsan nandito. Ito guys, sasabihin ko sa inyo. Itong fuel gauge, kapag pumalo yan dito ng sagad. Nandito guys, kapag pumalo yan dito ng sagad, ito mas mataas siya rito. Ibig sabihin, sira na yan. Sira na yung ignition yan. Kailangan guys, nasa timing pa siya, ganyan. Saktong-sakto siya, nakatutok sa E. Yan, kapag nakapalo itong kamay niya dito, ibig sabihin guys, sira na yan. Ngayon, makikita nyo, itong temperature guys, damay na yan guys. Kapag on pa lang na susi, pag start, mga 5 minutes, mapalo na yan dito. Bago papalo sa rito, malapit sa pula. Yan, kaya, make sure lang guys, na huwag nyong masisikip ang maigi to. Kasi kapag umikot yan, wala na. Bibili na kayo ng surplus na ganito guys. Ang surplus niyan guys, nasa 6.5. Yan, yung sariwa-sariwa talaga guys. Yan. Tapos sa ito guys, mamaya kapag natanggal ko na itong mga to, papakita ko sa inyo kung alin ang mga tatanggalin dyan para lumiwanag yung ilaw. Yan. Bali guys, pakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag natanggal ko na itong mga to. So ito na guys, nakalas na natin yung mga gauge. Yan. Ito guys yung sinasabi ko na kailangan natin tanggalin. Itong mga nakaharang na to.
Yan, bali, apat na piraso yan, guys. Yan, tatanggalin nyo yan, tapos sa kapag natanggal yan, yung ilaw niyan, guys, nakatutok na. Yan, tulad na ito, guys, tatanggalin natin. Yan, tanggal na siya. Tapos ito, yung ilaw niyan, guys, nakatutok na. Yan, kaya maliwanag. Kaya kapag tinanggal nyo yan, liliwanag na yan, guys. Kumbaga, wala na siyang harang. Yan, aalisin nyo lang yan. Yan, bali, apat na piraso. Yan, ganyan ginagawa ko, guys, kaya lumiliwanag yan. Yan, aalisin nyo to. Tapos ang gagawin nyo, huhugasan nyo na rin to, guys. Yan, pwedeng hugasan yan. Yan, nilinisan nyo. Yan, bali, maalikabok siya. Yan, kitang-kita naman, maalikabok. Yan. Tapos ito, guys, yung sinasabi ko, bali, ito yung fuel gauge. Yan, ang paglinis yan, ito, brush lang. Babrushin nyo lang, guys. Iingatan nyo to kasi napuputol yan. Babrushin nyo na lang ganyan. Yan. Tapos ito yung sinasabi ko, guys. Yan, ito. Ito, guys, ignition to. Yan, papunta yan, guys, sa temperature gauge. Ito, guys, kapag naputol to, yung maliit na yan. Yan, kapag naputol yan, maglo-lock na yung ano yan, guys, sa itong fuel gauge. Hindi na magno-normal yan, pati itong temperature gauge. Yan. Papunta yun dito, guys, yung tinuro ko kanina. Yan, dito yan, guys. Yan, ito yung board niya. Yan, ito, guys. Yan, papunta yan dito. Yan. Siya ang ignition ng temperature gauge. Kaya hindi na magno-normal yan, guys. Sa mga nagtatanong sa akin, bakit ganun, nagluloko yung temperature gauge nila. Lagi nakapalo. Kumbaga sa ano, nakakalahati, lalagpas na sa kalahati. Yan, minsan sumasagad na rito. Yan, ibig sabihin, guys, sira na yung fuel gauge. Kasi nga, ito yung sinasabi ko, konektado siya rito, ignition. Yan, ito. Yan. Bali, ganito lang gagawin namin, guys. Lilinisin namin to. Tapos ito, guys, lilinisin namin lahat. Tapos ito, guys, ang ginagawa ko yan, brake fluid. Yan, pupunasan nyo lang, guys, ng brake fluid. Tapos basahan na yung, kumbaga sa ano, yung malambot siya, hindi yung magaspang. Yan, pupunasan nyo lang, guys. Yan, pakita ko na lang, guys, mamaya, patag na assemble ko na to, tapos pakita ko sa ito, guys, na makita ko na yan. A few moments later. So ito na, guys, okay na yung ni-restore nating dashboard o panel gauge. And guys, kitang-kita naman, napakalinis na. Wala na yung mga mancha niya. Yan. Okay na, guys. Bali, ngayon, guys, titesting na natin. Rek, kalinga, rek. Yan, ito, guys, pa-park light ko. Yan. Yan, guys, kahit umaga, kitang-kita siya, guys. Yan. Kitang-kita siya, guys. Tapos, tatakpan ko ng damit. Hindi naman ito. Yan, kita, Rek. Yan, papatayin ko yung park light. Yan, park light. Yan. Patay park light. Yan, park light. Yan. Okay na, guys. Bali, ito, guys, tuturo ako kayo. Kapag magre-restore kayo ng dashboard, kahit anong sasakyan, guys, basta hindi siya maselan o hindi maselan ng dashboard, ganito lang, guys, ang gagawin nyo. Bali, Mitsubishi N300 to Versavan. Ito, guys, 1995 model. Bali natin malinatin, guys, sa alintot ang dashboard na to. Ganito, guys, ang gagawin nyo. Yan. Gaya ng una kong pinakita sa video, aalisin nyo itong nakaharang. Yan, ito, guys, nakaharang yung ano yan. Ito nakaharang to sa ilaw, yan ganyan. Ngayon na kapag inalis niyo to, ang ilaw niyan, guys, tutok na tutok. Yan dito sa mga numero niya. Yan, nakatutok yan, guys. Kaya kitang-kita niyo kapag pinark light niyo, kitang-kita na iliwanag yan, guys. Talaga makikita niyo. Ito kasi, guys, hindi ko na to pinakita yung video ng una kung paano ko to kinalas kasi talagang napakalabo nito, guys. Sabi ng may-ari, hindi niya talaga makita. Kaya ang ginawa ko rito, kinalas ko na yan para mapakita ko sa inyo, guys, kung paano yan ma-restore. Yan. Bali, dito na tayo. Sir. Sir, baka
kapigan sa isa, si Gilbert de la Cruz, si Hernando Artista, at Ramon Dalasco. Mga kapigan sa isa, si USA. Okay, sa tatanong ito si Sir, Sir, satisfied ba sa gawa natin? Sulit. Hindi mo gaya ng malayo. Galing pa akong Cavite. Yeah, si Sir, galing pa ng Cavite at umayo ito sa siya para iparestore itong dashboard ng kanila sa sakyan. Tapos para ipaganayin na namin guys yung mga ilaw niya lahat kasi medyo malabo na raw. Pero ito si Sir, okay na. Sabi naman na Sir, satisfied siya. Sulit na sulit. 1995 okay, model. Okay, ma'am. Baka may papatid kayo, ma'am. Okay na. Sir, maraming sinasabi ko sa inyo. Okay. Kaniyan ko sa pag-uwi. Then guys, na ganyan lang. Thank you sa sana may napatulang guys. I-share kong bagong video. Maraming sinasabi.